Okay, ako din magbibigay ng reaction about doon sa kabayan natin na pinauwi dahil sa siya daw ay maganda. Oo, maganda naman talaga siya. Pero guys, hindi niya sinabi na pinauwi siya dahil maganda siya. Wala siyang sinabing ganun. Sa interview ni Kabong, wala siyang sinabi na pinauwi po ako sir dahil maganda po ako. Wala siyang sinabing ganun. Tayo lang po ang nagsasabi ng ganun sa kanya. Sana guys naman, bago tayo mag-react, bago tayo mag-comment, isipin muna natin kung masasaktan ba yung tao sa mga sinasabi natin. Tulad ng sinabi nyo na pinauwi siya dahil malandi siya, pinauwi siya dahil naligo siya, nakita siya ng amo, naligo, lumabas sa kwarto, tapos nakatawil lang, di ba? Hindi nyo po alam kung anong tunay na nangyayari. Alangan naman po ikaw po, maligo ka. Paglabas mo, alangan naman po nakasuot ka ng raincoat. Hindi naman po ganun, di ba? At saka alam po natin, tayo na OFW dito sa Middle East, alam natin na ang CR nasa loob ng kwarto. May privacy po tayo dito. Di ba po? Kahit sa ang lugar naman siguro, ang CR is nasa loob ng kwarto. Kaya, free ka. Na pagkatapos mong maligo, syempre nakatawil. Alangan mag-raincoat, di ba? Hindi naman po ganun. Tapos naman, ayun sa mga sinasabi nyo na ano ba yon yung amo niya, may anak na pulis, nilalandi niya. E di pag nahuli siya ng amo niya, paano na? Di hindi siya nakauwi ng ligtas sa Pilipinas. Pinauwi siya ng, siguro, pinauwi siya ng amo niya para yung parang walang mangyari, iwas sa mga posibilidad na mangyayari kasi nga maganda si ate. Ilang po yung mga reaction ko at sana intindihin natin kung anong sinasabi niya ngayon dyan sa video na yan. Was nga unsa nga mga reason nga nudong ni uli ko first katong ako dong sinuotan sa akong pagtrabaho is pang Pinas. Tapos, magawas daw ko nakatawel. Guys, kung kamo ha, first, tubagon na ko. Ang akong suot, jud, nga magtrabaho is naka-uniform, jud ko. Tapos, naka-hijab na ha. Tapos, for about sa maligo, tapos tuwalya nakagawas. Hoy, guys, listen po, mag-green coat ko, no? Gikag CR. O lagi, ako, ang si sa mga OFW, no? Murag karon lang ko kadungog nga ang CR na asa sala. Siyempre, kung ikaw kadama, ang CR jud ni mo, na jud sa inyong kwarto. So, feeling free ka nga magawas nga nakatawil kay nasa imong kwarto. Nga no, sa di ay mali kung magtualiya magawas. Ako ang CR Chubs is nasa kwarto. Na ako sa fourth floor. Sa mga labahanan, sa mga plansyahanan, dito na among kwarto. CR. Oo, tama. Nadyo na sa... Uy, Diyos ko. Ambot mga kuan kay gutok ba niya. Mahimuot pa jud ko sa mga istorya sa kuan ba sa uban kay mag-post sila no about sa mga reasons tapos paglantaw nimo sa ilang post mawala na unya ang ilaha sa jung Facebook ay nakalock tapos oy Diyos ko. Hi, shout out sa akong beautiful sister Generous Jacob. Mag-cover na unta ko og nawong namo sa akong sister para maano pud sila ba nga. Tapos mahimuot sab ko no kay ngano ginakumpare-compare nila ako ang nawong sa ilahang nawong nga naka-filter og sa akong nawong nga naka-live. Luis na ko ato iwa ko'y laban. Kinaka-live ko nya ila rang gi-screenshot. Mm-hmm.
Lagi at isarag yun sa nila pag una-una. Tapos, ang second naman na reason is na ako nukoy, ano siya to? Ako daw ang amo na adoy anak nga pulis. Tapos mo daw to akong giakit, nagita daw sa akong madam nga naami sa sulod sa CR. Kamo be, mga OFW, mga kadama, dira sa Middle East. Do you think kung nakasala or nangabit ko, makagawas pa ka ako sa ilang balay? Do you think kung nakasala jud ko sa ilaha og bugat nga, sige, dito na ta sa ginaingon nila nga, nag-iakit na ko ako ang baba? Do you think akong madam mo sugot nga, paulion lang ko nga, wala, tapos paulion lang ko nga, quits lang ba? Wala'y nahitabo? Oh, mga ano lagi ka ng... Kabalo ka, mostly nga nag-bash sa Aqua is mga OFW lang gihapon. So, unta, ang nakasabot sa ako ang sides is mga OFW po, kay sila man nakabalo kung unsa jud ang mga ugali dito sa to ang mga amo, no? Chavs, gipakulong na ka. Yes, gipakulong na jud ko, Chavs. Daga na siguro kay kog black eye. Nakauwi ka na pala, di.